kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Isang araw ang makalipas matapos magpahayag ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos patungkol sa ikinadismaya nito na isa umanong gentleman's agreement ni dating Pangulong Duterte at Presidente ng China na si Xi Jinping, ay kaagad na nagpatawag ng press con si FPRRD at sinagot ang mga paratang patungkol sa kanya. Dininay nito na nagkaroon ng gentleman's agreement sa pagitan nila ni Xi Jinping. Wala daw siya umanong naging kasunduan sa China para isuko ang ating teritoryo. Status quo lang daw ang natatandaan niyang napag-usapan nila. Ibig sabihin, na mananatili ang sitwasyon sa West Philippine Sea, walang gagalaw at walang babaguhin ang China at Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Bawal ang magdala ng kahit anumang materyales para kumpunihin ang nabubulok na at hinihintay na lang ng China na lulubog na BRP Sierra Madre. Na corner si FPRRD nang tanungin kung bakit sinabi ng kanyang dating presidential spokesperson na si Harry Roque na mayroong gentleman's agreement sa pagitan nila ni Xi Jinping. Ang sagot rito ni Duterte: "Do you know Harry Roque? Do you know him? Do you have an idea of what his personality is? Meron kayo idea? Sunog si Harry Roque sa sagot na iyon ng dating Pangulo. Ang kinalabasan ay parang nag-imbento lang si Harry Roque sa kanyang mga sinabi dahil sa pinabulaanan nito ng dating Pangulo. Wala rin naman pala noon si Harry Roque noong mga panahong nagkaroon ng pag-uusap si Duterte at Xi Jinping sa China. Kung matatandaan nyo noon, ay matindi talaga ang mga sinabi ng dating Pangulo patungkol sa China. Kapag ipilit natin ang ating karapatan sa ating mga teritoryo na kinamkam na ng China, ayon sa Pangulo noon, ang China ay isang kaibigan pero aminado siya ngayon na matagal na tayong inaapi ng China. Ang nooy sinabi niyang gigirahin tayo ng China ay tila sarili niya lang palang pagkakaintindi nang sinabi sa kanya ni Xi Jinping na there will be trouble kung ipipilit ng Pilipinas na pakinabangan ng kung anumang meron tayo sa teritoryo natin sa Ayungin Shoal na kinamkam na rin ng China. I will get it from that portion of the Red China Sea that belongs to the Philippines. Sabi niya, please do not do it for the life of me. We are friends and I do not want to destroy that friendship. So what is in your mind, Mr. President? Sabi niya, because it would be in trouble. Ang pakaitindig ko pag sabi niya, there will be trouble if we insist on our own way there, China will go to war. Hindi talaga pabor si Marcos Jr. sa paghawak noon ng dating presidente sa sitwasyon ng West Philippine Sea sa kamay ng mga Incheck. Kaya nang hinga nito ng reaksyon patungkol sa alegasyong gentleman's agreement, ay halata talaga ang galit at pagkadismaya nito. I am horrified by the idea that we have compromised in through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. That is something. We still have to clear it up. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing na umalis siya, and I asked to see him. Baka siguro sa pagbalik na. At ipaliwanag niya, ano ba, sino bang kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala kaming record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa?
Sa panahon ngayon, dapat ay lagi kang handa. Kahit saan ka man mapunta, siguraduhin mong may flashlight kang dala. Ito na ang pinaliit pero pinalakas na uri ng flashlight. Warson Owl LED Headlight. Matibay, malakas, at kapag ipakinabang saan ka man mapunta, maliban sa waterproof ito, ay may lima rin itong iba't ibang adjustments ng ilaw. Depende sa kung ano ang iyong paggagamitan. 50 metros na distansya ay maning-manilang nito pagdating sa liwanag ng kanyang LED. Kayang-kaya rin itong tumagal sa humigit 2 araw na walang pahingang nakasindi ang LED lights nito. Rechargeable at Type-C ang charging port. Kaibigan, kailangang meron ka nito, kaya orderin mo na bago pa ma-order ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Hindi pa man nakakapagbigay ng pahayag ang ambassador ng China sa Pilipinas patungkol sa gustong malaman ni BBM na gentleman's agreement, ay inamin na ni Mao Ning, spokesperson ng Chinese Ministry of Foreign Affairs, na hindi raw sumunod ng Pilipinas sa pangako nito. Ito ang nakakagulat na pag-amin ng China. Iginingit ng China ang pagkakaroon ng gentleman's agreement ng Beijing at administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng West Philippine Sea o South China Sea. Batay kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, tumindi ang tensyon sa West Philippine Sea, partikular na sa Ayungin Shoal na tinatawag nitong Renai Jiao, dahil sa anyay pagtanggi ng Pilipinas na alisin ang nakasadsad na BRP Sierra Madre. Gayon din ang pagtanggi ng kasalukuyang gobyerno sa pagkakaroon ng gentleman's agreement sa pagitan ng Beijing at Duterte administration. Inabandon na rin umano ng Pilipinas ang kasalukuyang pagkakaunawaan ng China at Pilipinas sa issue ng Ayungin Shoal at nagpadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Itinatanggi ng Malacanang ang pagkakaroon ng pangako ng Pilipinas sa China na aalisin ang barko. China has been working with the Philippines to manage the situation on the Rinnai Reef through dialogue and consultation. The reasons for the current situation on the Rinnai Reef are clear and obvious. If the Philippines truly wants to ease the situation on the Rinnai Reef through dialogue and communication, it should honor its promise, abide by consensus, and stop provocations. Realistic o makatutuhanan ang mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte patungkol sa kung ano ang pwedeng mangyari sakaling patuloy na magmatigas at kakasa ang Pilipinas at China kaugnay sa kagustuhan itong ipaglaban ang pinaniniwalaan nating atin na nasa posisyon na ng China? If China would decide to erect a naval base there in the island nearest us, can you stop it? Ano mo yung Supreme Court ruling mo dyan? Papel lang yan, idiot. It cannot stop a war. Hinamon pa ng dating presidente ang kasalukuyang presidente ng Pilipinas na si Marcos Jr. na subukang i-rehabilitate o kumpunihin ang bulok na BRP Sierra Madre at titingnan na lang kung ano ang maaaring mangyari. Aminado ang dating presidente na kahit siya raw umano ang nagdidesisyon pagdating sa mga usaping ito. Pero hindi raw pwede na siya lang ang nasusunod dahil kailangan niyang ikonsulta ito sa mga military pagdating sa usaping national security. I cannot make a move relative to the security of the country without asking the military and the national security company. May punto naman ang dating pangulo dito dahil wala ni sinuman ang may gustong magkaroon ng giyera. Hindi alam ng mga hindi pa naka-eksperyensya sa totoong kalagayan ng bansa kapag ito ay mapasubo sa giyera. Gutom, takot at lahat ng kahirapan ay maaari mong sapitin kapag ikaw ay nasa gitna ng giyera. Siguradong pagsisisihan talaga ng sinuman ang sitwasyong napasok nila kapag sila ay nasa gitna na ng labanan dahil sa hindi makatarungang ginagawa ng China. Minsan ay mapapaisip ka na lang na kung hindi tayo lalaban ay patuloy na lang tayong aalipustahin at harap-harapang kukuhanin ang sariling atin. Ikaw, gusto mo ba talagang magkaroon tayo ng bakbakan sa sakim?
na China? Sinabi ni Roque, may gentleman's agreement, ngayon dinideny niya. Paano yan? Sinabi ng China, kinonfirm ng China, kinonfirm ng China kahapon, di ba? Nakalagay doon. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador.